Kaya walang pinakamasakit sa larangan ng relasyon kung mayroong pagtataksil at mayroong pagtatatwa. Makamaigi pagkakaharap, pero pagkatalikuran, kanya-kanyang epal, kanya-kanyang pautot, kanya-kanyang pakulo, kanya-kanyang asim. Yan po ang nangyayari sa larangan ng ating buhay. Betrayal and denial. Mayroong transaction. Para ba po bagang commodities? May presyo. Mantakin mong ang inilagay na halaga, tag price, ay katumbas ng presyo ng alipin, 30 pirasong pila. Nangyayari ito pagka-eleksyon. Nangyayari ito pagka mayroong compromise, whether it is economic, political, societal, and much more, cultural. Pagkat pagkupo-cultural, the way we give meaning to our lives. Pakibigkas po natin. Cultural, the way we give meaning to our life, to our existence. May presyo ka ba? Yung pong nanay, pagka nagtatrabaho sa bahay, binabayaran mo ba? Yung tatay mo, naghahanap buhay ba o hanap pera? Marami pong mga tao nalalason, nabubulag ang isip, puso at bait pagka pera ang pinag-uusapan. Nagiging dayok-dok, greedy, to the extent na mag-plunder and corruption. Pagkat pagka ikay nasa poder ng kapangyarihan, number one tukso, to accumulate hanggang sawa at walang pagsakasawa, dayok-dok sa kayamanan, kapangyarihan at katanyagan na siyang sumisira sa kapakanang panglahat. Sa halip na common good, we become self-serving with our interest, greedy, dayok-dok. Maski hindi para sa iyo, pinag-iimbutan mo. Ayun ay very glaring social injustices. Kaya po pag pinag-uusapan ng kasalanan, hindi lang ito personal dimension, kundi societal dimension. May effect, side effect, after effects that will last even centuries. Kalimitan po, we are just looking at the surface. Tinitingnan mo yung langis sa dalampasigan, pero hindi mo nakikita yung lason, yung salot na nasa kailaliman ng karagatan. The virus of sin saturate the totality of our existence. Ang lagim, ang salot, nananalaytay saka hanggang sa kaliblibliban ng ating pagkatao. Kaya naman po itong panahon ng mga mahal na araw, nag-aanyaya sa atin matapat na pagharap sa sarili. Pakibigkas po natin muli. Matapat na pagharap sa sarili. Ako po ba? Yung mga alagad eh, kanya-kanyang body language, kumbaga, ano, naalala po, pag po kita eh, nagsasalat sa usap, we do it by bodily language. Kung sa mga nakalathala, mayroong sublimina, may under the skin na usap, naalala ko yung salitang inside story. So we need to be aware
critically aware of our ways of thinking and ways of doing. Kung talagang gusto mong baguhin ang buhay mo, turulin mo, puntiriyahin mo yung pinag-uugatan. Bakit ba nagtaksil si Judas? At ako pa ay mayroong Judas syndrome sa aking pagkatao. Contaminated ba tayo ng pagtataksil? Marahil po, may bangkete. Nung nagliligawan pa eh, talagang abyad na abyad, ano? With all the amenities and all the favors that will somewhat make it zest for our taste bud. Pero pagka dumaan na mga panahon at ika'y inaalibadbara na, nawang ko po alam niya salitang naaalibadbara na, no, para bagang alanganing naglilihi o hindi. Yun po ang kahulugan ng inaalibadbaran. Doon sa iba, nauumay. Kasi po naman, alam naman natin yung ating panlasa. At times, hindi nagtatali yung iyong taste bud at saka yung sikdo ng iyong bituka. At yung iba po ay hindi natutunawan. Lalo na po kung kahambugan, pagkat yung pride, you could not swallow it. Sino man sa inyo ang nakakain na ng kahambugan at kayabangan? Marahil po, fried chicken, pwede. Pero yung our own pride, we could not swallow it. Maaadwa ka. Kaya, gayon, yung nangyari, ako po ba? Ay, kayo na po ang magtanong. Pagkat the cross of our Lord is a parable. The cross of our Lord Jesus Christ is a language. The cross of our Lord Jesus Christ is questioning even the inner recesses of our body and soul. Pag po mayroong napunta rin sa kumpisalan, malimit kong pasabi. Healing of relationship. Pakibigkas po natin muli. Healing of relationship. Healing of memories. Pakibigkas natin muli. Healing of memories. Healing of bodily integrity. Meron ka po pa bagang hiya sa sarili o kapalmoks tayo? Kita baga ay may delikadesa pa? Meron pa ba kitang manners, ethical conduct that will ascertain who you are before God and with the rest of our friends and people we met in our everyday living? Ang biyahe po natin, biyaheng langit, hindi biyaheng impyerno. God walking in the sacred streets of our pain and death. Pakibigkas po natin, God walking in the sacred streets of our pain and death. Yung ating complacency, ang ating Panginoong Jesus, disturber of the status quo. Pakibigkas po natin, ang ating Panginoong Jesus, disturber of the status quo. Kasi po kita ay ang tendency to reinforce yung ating nakahiratihan na kinahumalingan, ayaw nating mabago. Kaya ang paanyaya sa atin ng mahal na araw na ito, isang linggong pag-ibig. Yung bang pag-ibig ni Hesus Kristo ay kasing tapat din ng pag-ibig natin sa Kanya. Nagpapahayag ang Diyos, the revelatory experience like that of Abraham, like that of Moses, and much more, the very experience of Jesus sa halamanan ng Hetsimani, nandoon yung Abba experience. Pakibigkas po natin muli, Abba
experience the intimacy of the heart of God and the heart of Jesus burning for the sake of His saving love for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagpapasasalukuyan na at pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa iyong pagpapakasakit at pagkabuhay at naghihintay rin ang dating pagsuay sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at naggaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nakukugay sa iyo.
kapilay ay nakalakad at nakirap ay salamat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinipinaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian na kahapon po ay nag-renew ng kapangakuan ang mga pari obispo doon sa katedral. Yung iba po ay bukas na umaga. At ang iba't iba pang mga dioceses and communities sa buong mundo na nagpapanibago ng kanilang pagtatalaga sa buhay, kabanalan at pagiging ang pagkatao ay nakatalaga sa Diyos at sa sambayanan. Maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries in the service of evangelization, mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan at mga pamilya. Maging yung pong mga nasa public and government service, ang mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda at mga naghahanap buhay sa iba't ibang panig ng karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ang mga nasa nangigibang bayan, mga overseas Pilipinos, at yung din pong mga naapektuhan ng digmaan, mga migrants, mga nasa advocacy for non-violence communication, advocacy for social justice and peace, magyong pong mga nasa
environmental concern and stewardship of life and creation. Maging yung po mga nasa academe, yung iba po yung may eksami pa ngayon, mga mag-aaral, yung iba na may naglalakbay na para sa kanilang Semana Santa, weekends and celebration with their respective families, at yung po mga hindi makauwi dahilan sa kanilang gampaning gawain. Men and women in uniform, mga nasa bilangguan, both volunteers and prison pastoral care, at ang mga tao pong isinasamo natin kay Santo Padre Pio. Maging yung mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Abril. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga pumanaw nating bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Kalungsod, ngayon po kung hindi naptaong mahal na araw ay kapistahan ni San Vicente Ferrer. At gayon din ang ating mga pinipintuho na mga banal, Santo Padre Pio, Santo Tomas, San Isidro, Santa Elena, at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakani sa araw at araw, at patawarin mo kami sa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at kapangyarihan pagpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng Holy Week blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Anak ng tao'y dumating, paglilingkod ang layunin, hindi para mang-alipin, kundi upang maihain ang kanyang buhay sa atin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang kaibigan
pag-ibig ko kayo sana ay manaw. Nabilin ko sa iyo ay magmalaw. Mula sa gawa pong second collection mamaya ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas. Sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ipinagbibigay alam po na magiging one-way ang daan galing sa highway papasok dito sa pambansang Dambana mula bukas, Huwebes Santo hanggang Linggo ng Muling Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mga mahal na araw, nagpapatuloy pa ang pagpapangumpisal hanggang Biyernes Santo ng umaga. Ito ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Gayun din naman, bukas ay Huwebes Santo, ang oras ng misa ng hapunan ng Panginoon at paghuhugas ng paa ng mga apostol ay sa ika-anim ng gabi. Susundan ito ng prosesyon at pagtatanod sa banal na sakramento. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay galing sa Diocese of Buac, Marinduque. Kami po ay humihingi din ng inyong pagmamahal, tulong, donasyon para sa ipinagagawang bahay pari. At kami po ay magadiwang ng 45 taon bilang diocese. Kaya ito pong bahay pari ay magsisilbing landmark para sa pagdiriwang na ito. Kaya yung pong bahay pari ay magiging tahanan ng mga nag-retired at mga may karamdaman din naming mga pari. Salamat po. At kung kayo po ay may nagnanais magmadre, ano po, ang FMM nag-aanyaya sa San Damiano House of Spirituality dun sa Tagaytay, April 29 and 30, para sa mga dalaga, 18 taong gulang at 35 taong gulang. Ano? Mag-search in, yun po ay libre. Ano? Kaya 2 araw yun to stay with the community of the Franciscan Missionaries FMM San Damiano Retreat Center. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Salamat po. Happy Easter to everyone. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapit.